Yung totoo lang ha, sa totohanan, gusto natin tulungan yung mga mahirap. Kayong mga politiko, tigilan yung tumanggap ng pera sa mga vendor. Tapos magki-claim tayo, para sa mahirap. Parang may pinapatamaan kayo. Okay na, kasi kumain ako ng isda. Natinig ako eh. Hindi kasi, I'm really trying to be honest with you. Kayo nandito. Di ba? Merong mga tao dyan, politiko, gagamitin, gagahasain yung estado ng isang taong bilang mahirap. Pero sa totoo pala, dahil itong ating mga mahirap na kababayan ay merong kahinaan. Anong kahinaan? Pangangailangan. Paano pangangailangan? Gustong mabuhay. O kunwari, bibigyan. Tapos picture taking, press release. Yung pala, pagtapos yung picture taking, hahatawi sa gabi, hahatawi sa araw. May edit ni Pati, may lespo pa, may barangay pa, may dibdib pa, may balbon pa sa kung saan. You know, this thing happened for so many decades. It just so happened I grew up with them. Now, go back to our real situation. Sinong tunay na para sa mahirap? Oh, sabi ko, ito, dito lang ang guwit ha. Oh, yan, para sa inyo. 8-9 sa umaga, 8-9 sa hapon, takwarens lang sa araw. May resibo ka pa ng gobyerno. Okay, ngayon, and I challenge each and every one of you, go to Recto. Mas lumakas ang kita at benta ng mga vendor kasi nagkaroon ng public utility vehicle access at ang foot traffic dumagsak. So, sino ngayon ang tunay na para sa mahirap? Yung pinayayaman mo, yung organizer. Ako ha, wala pa ako nakitang yumaman na vendor. Pero organizer, building na bahay. Yung iba nga, malapalasyo pa eh. O isipin nyo na lang, 5 million a day, 150 million a month, 1.8 billion a year, times isang term ng isang politiko, 5.4 billion. Sir, masyado bang harsh yung suspension as a punishment? Ano, mas harsh cancellation. No, I mean yung DILG. I-recommend kasi niya masuspend yung mga mayor na hindi makakasuspend sa training within 60 days. Hindi po ba masyadong harsh yun? Hindi naman, administrative naman. Remember, under the law, highly urbanized cities like Metro Manila, for that matter, another local government unit is under the direct supervision of the Office of the President through Department of Interior and Local Government.